Ikaw nga yung prinsesa. Eh, bakit naman po, Sir Chief? So, kwento lang naman po eh. Mas gumagandang takbo ng mga eksena sa nabubuong pagmamahalan ni Maya kay Sir Chief. At ang hindi naman maintindihan na nararamdaman ni Sir Chief para kay Maya. Inaabangan pa rin ang masugid na taga-subaybay ng programa. Sabi nga ninyo, hindi naman talaga kayo. Sa palagay nyo, malungkot ang mga tao. Gusto talaga nila magkatuluyan kayo. May ibang fans siguro that they're wishing in real life na kami. Pero yung ibang fans naman, I think they accept the fact that, you know. Tanggap naman po nila. Ang gusto nila magkatuluyan, yung characters. Alam ng lahat na ikaw ay family man. Obviously, hindi yan nakakasagabal sa swerte mo sa career. In the beginning, sinabi ko na kaagad yun. Oo, when I started, ba? Yes. Yung wife naman, hindi naman nagsiselos. No, she's very supportive. Actually, kasi siya ang nag-ano. Kasi cute naman ang storyline, ano? Kasi like nung time na Beyond the Girl pa, sinasabihan niya ako na pag ano, may kissing scene kayo, mag-ayos ka, mag-toothbrush ka, mag-ano. Siya pa ang nag-remind sa akin. Super supportive ako. Ay, pinag-toothbrush pa ang husband. O, ito naman si Jodi. Nako, pinagpapawisan na. O, sige na. Alam kong hindi ka aamin, pero napag-uusapan na. Masaya ka ngayon. Yes, I am happy. Really? And inspired. For now, talagang it's the best. Ito namang iyong anak. Kumusta naman siya? Is he happy for you? So, big boy na siya. Big boy na. Grade 1. One time, may parang talent day sa school. Mm. Yung mga songs namin sa soundtrack ang kinakanta ng mga bata. Nakakatuwa na. Napaproud siya sa ginagawa ko. E, tuloy pa rin ang negosyo mo? Yes, oo. Tatlo ng ang branch. Meron tayo sa Fort, sa Salcedo, at saka sa Eastwood. O, ano ba ang sikreto para ang swerte ay dumating at saka mapanatili mo ang swerte mo? In your case, Richard, what do you think was it? I think it's just the right time. Being at the right time, the right place, and giving into what fate or God wants you to have. Yung patience din talaga. Kumbaga, naghintay ako kasi alam ko rin naman na kung ukol, bubukol. Naniniwala ako sa ganun. Kayo, meron kayong mga sarili niyong paraan para magpasalamat sa swerte na tinatamasan ng inyong teleserya ngayon at sa inyong personal na buhay. What is your charity naman, Richard? Daughters of Foundation in Cagayan. Ah. It's ano, for mga abused children who need a home. Ikaw naman, Jodi. Well, I support yung ABS-CBN Foundation, yung 71 Dreams Foundation. Yes. We also, diba, recently adopted children sa World Vision. And then also, I support the women from the Correctional Institute. Anong payo mo sa kanila, Jodi, sa mga parang hindi makapit-kapitan ng swerte? Yung mga bagay na gusto talaga nilang gawin sa buhay, kailangan ma-determine nila yun. Pag alam na nila kung ano yung gusto nilang gawin, i-pursue nila, i-chase nila, huwag silang tumigil. There's always hope for everyone. Sino ba mag-isip na at my age, papasok pa ako ng showbiz. So, for those who are striving for something, just go on, continue. And if you're not getting results from what you're doing now, maybe it's time for you to choose a different field. Oh, balita ko, sineswerte at patok na patok din ang album, di ba? Oh, so, kailangan give back to the people. Kailangan mag-sample kayo ngayon. O, sige. You are my first. And you are my last. And I'm willing to I've take learned a from chance the past. That till life is through, I'll still be loving you. I will be true. I will be true. Just a promise from you will do. I give up. Hola.